right? Okay, mga lads. Yan, so, meron ako dito, mga tool, 3000 plus, 10 watt 40, or 10W40. Ayan, dalawang piraso. Tapos, meron ako ditong oil filter. Ano lang to mga lads, no? Replacement lang, hindi siya, no? Hindi siya original. Mukha lang original yung box, pero yung laman, ito yan. Wala siyang plastic. At makikita mo na parang medyo manipis. Pero okay na rin. Compare dun sa ano, original na medyo makapal. At saka parang quality talaga ito. Okay na rin siya. Wala kasi yung makita ang original kaya nag-replacement muna ako. So malalaman din natin kung nadurog. Kasi replacement din na ganito yung nilagay ko nung nakaraang change well ko. So malalaman natin kung nadurog ba. Kasi maraming nagpo-post na nasisira to. Natatanggal tong kanyang pinaka-lata. Ayan, no? Natatanggal to. Yung kanyang pinaka-papel tsaka lata nag-iwalay. Dun sa replacement na ganito. Pinakbo niyan ay mula nung last change oil niya. Nasa 2K na rin. 1.5 to 2K. So kailangan ko na siyang maintenance. Masubukan nga tong motul to natin yung sinasabi nila. Motulin daw to eh. Kasi motul. Kaya motulin. Mga natry ko na palang langis mga lods nung una, nung bago pa tong motor ko. Nag-shell advance ako, EX7, yung kulay blue. Yun, so ilang beses din akong gumamit nun. Maganda rin yun. Malinaw, tsaka parang medyo mabango. Tapos nag-try ako ng top 1. Ayun, mas maganda siya para sa akin. Top 1 na Action Plus, yung kulay violet. Yun, so kaya itong kinuha ko kasi walang nakalata na top 1 dun sa binilang ko. Tapos mayroon naman silang top 1 na nakaganito, plastic na bote. Pero mas mahal siya compare dito sa motol. Kaya nag-decide ako na mag-try ng motol. Hindi to sponsored mga lads. Walang sponsored dyan. So gusto ko lang siya i-try. So yun nga, top 1 nakapag-try ako. X-Star 5000. Yun, nakatry din ako noon. Okay din sa akin yun. Gusto ko lang makasubukan tong motol na to. Kasi nga, motoling daw. Okay, and si drain na natin. X-Star na 5000 yung ginamit ko. Ayun, sayo no, mapula pa. Ang totoo siya, pwede pa siya, pero syempre, dun tayo sa tinakbo, magbe-base. At malalaman na natin kung nadudurog ba talaga yung replacement na kagaya nito. Yung mumurahin. Eto na siya. Kung sa akin hindi naman nadurog. Siguro matagal magpalit ng oil filter yung mga nadudurogan nito. Kaya ganun. Kaya nila sinasabing nadudurog kasi siguro matagal sila bago magpalit ng filter. Sa akin hindi naman, no. Ganito rin yun. Yan, ganito rin siya mga lods. Walang plastic. Placement lang talaga siya. Hindi siya SGP. Hindi original. Ayan, no. Okay pa rin naman. Ito, tignan niyo ito mga lods. Kasi susubukan ko siyang pwersahin. Kung hanggang saan lang yung tibay niya. Matatalas tong kanto na to eh. Magamasugatan tayo. Ngayon, persahin natin. Kung talagang medyo may kahinaan tong replacement na to. Yan. Knock out. Pero maano siya. Mapersa din yung pagkakaano ko bago siya nasira. Yan. So, kahit gumamit kayo ng replacement mga lods. Basta every change oil, magpapalit kayo. Ayun na siya. Oh. Ayun, so para sa akin matibay pa rin naman siya. Kasi kung hindi mo pupersahin, hindi talaga masisira. Ewan ko lang dun sa mga pinupost nila na nadudurog pati ito. Siguro napakatagal nilang magpalit ng filter kaya ganoon. Kaya siya nadudurog. Kaya okay, para sa akin, okay lang gumamit ng replacement. Basta every change oil, magpalit ka na ng oil filter. Kasi malamang madudurog talaga yan sa sobrang tagal. Ayun, so malamang yun ang tunay na dahilan. Kaya nasisira yung filter nila. Matagal sila magpalit. Ito rin naman gamit ko eh, replacement lang. Huwag nyo lang kakalimutan yung o-ring na nasa loob. Ayan na nandun. Dapat nandyan yung o-ring bago nyo ilagay. Ito kahit baliktad, walang problema. Pagbabalik ng drain bolts mga lods, saktong higpit lang kung ayaw mo sumakit ang panga mo. May chance na mabasag yan.
May chance din na ma-lost trend. Ito lang yung tatandaan natin mga lads, no? Lalo na dun sa mga bagong user ng Redrobank 50FI. So ang minimum na oil capacity ng ating motor ay 1,300 ml. Pero kung magpapalit ka rin ng oil filter, ang magiging oil mo na ilalagay ay 1,400 ml. So magdadagdag ka ng 100 ml kung magpapalit ka ng oil filter. Tapos tip ko lang mga lods, no, dito sa oil cap dito, huwag nyong i-untight lang to mga lods, yung ganyan, untight lang. Ako po, crucial na ito mga lods kung ano, halimbawa kung maparada kayo sa labas, nasa tabi lang ng bahay ninyo, maaari itong lokohin ng mga bata, pwedeng buksan nyo lang kung untight lang, tapos lalagyan ng dumi. Yan, sa mas maigi, gamit kayo ng plies, tapos pitan natin ng bagya, yung tipong hindi kayang pihitin ng daliri lang o kamay lang. Pero na lang kung may baon ding plies yung gagawa ng kalokohan, di ba? Pero ito, hindi talaga yung mabubuksan na normal na pagpihit lang gamit ang kamay. Dahil ginamitan mo siya ng plies, mas matibay. Huwag mo lang sosobrahan kasi syempre masira to. At syempre, palaging may sound check yan pag may ginawa kang maintenance sa motor o change oil. Ulitin ko mga lads, no, hindi masama yung gumamit ng replacement lamang or hindi original. Ang masama ay yung hindi tayo nagpapalit kaagad pag nag-change oil. Kung tutuusin itong filter na to, pwede pa siya ng every other change oil. Eh. Pero, syempre, stay safe ka na lang. Magpapalit ka na kada change oil mo. So, para maiwasan mo yung problema, gaya ng mga nadudurugan. Malamang sa malamang yung mga nadurugan na yon, hindi sila nagpalit agad ng filter nung nag-change oil sila kahit na hindi original yung nabili nilang filter. Ngayon, kung gusto mo ng ganun, na every other change oil yung pagpapalit mo ng filter, eh bumili ka ng original. Okay, hanggang dito na lang mga lads, no, itong video na to. Huwag niyong pababayaan yung maintenance ng motor kung ayaw niyong sumakit yung ulo natin. So, rest in peace.